Kayo po ba mga bossing ko ay nakakapansin po kayo na parang napakailap sa inyo ng swerte? Na kayo po ay minsan ay napapaisip kung ano pong problema sa inyo bagamat kayo po ay masipag na tao pero parang feeling po ninyo ay paborito kayo ng kamalasan. Ako po ay mishishare sa inyo mga bossing basta kapag naibigan nyo po ito na parang ikikinabog na parang kawikaan po ninyo ay teka muna parang gusto ko itong gawin. Parang meron akong ganito, gagawin ko ito. Ayan, kapag ganyan ang inyong nasa kalooban, ay siya mga bossing ko ay lumarga po kayo. Dahil maaaring kayo na lamang iniintay na ating mga pampaswerte para po kayo ay swertein sa inyo pong buhay. Ngayon po mga bossing ko, kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, harap na sa may silangan. Kunin ang tatlong sangkap na ito mga bossing. Ano-ano po ba ito at bakit po ito ay maswerte, ang tambalang ito? Unahin po muna natin mga bossing ko ang ating asin. Ang asin, matik po yan mga bossing ko, ay pantaboy ng kamalasan. Panghatak din po yan ng suwerte. Marami na nagpatotoo, marami rin ako nasaksihan na sinuwerte sa pamamagitan lamang po ng asin. Bukod po sa sipag at tiyaga mga bossing, at ganoon din po ang pananalig sa mahal na Panginoon. Kasi minsan may mga pagkakataon nga po na masisipag naman po tayo, pero parang tayo po yung minsan yung nakakaramdam na ng pagod, na minsan inapapaisip tayo, bakit ganoon? Bakit masipag naman ako? Ako hindi nakakalimot magdasal, pero parang ang daming pagsubok na dumarating. Asya, itodo-todo na po natin mga bossing, gamitan natin ito ng pampaswerte upang sa ganoon ay magtuloy-tuloy ang pasok ng swerte sa ating pong buhay at makamit po natin ang tagumpay na matagal na pinapangarap at maging sulit naman ang ating pong mga pinaghirapan. Ngayon pa mga bossing, kailangan po natin ng asin. Ang asin mga bossing ko ay isa sa mga, yung kalinisan po niyan, kaputian po niyan ay smooth ang magiging daloy ng swerte. Gagamitan din natin ito ng paminta. Ang paminta naman ay isa sa yung aroma ng paminta. Kaya ang gagamitin yung paminta ay yung buo pa mga bossing. Kasi yung durog, nakasingaw na po ang aroma po niyan. Kaya gagamitin natin ay buo na paminta. Ngayon pa mga bossing, magwi-wish tayo mula sa ating pong puso. Time-time na panalangin, matutupad lahat ang mga pangarap, basta positive lamang. Gagamitan din po natin ito mga bossing ko ng ating napaka-generous at blockbuster na dahon ng laurel mga bossing. Ang dahon ng laurel ay isa sa mga subok na napakaswerte basta't may 100% kang paniniwala. Kung kayo po yung may alinlangan, ayon yung gawin, huwag yung pipilitan ng inyong sarili. Dahil maaaring hindi rin po matutupad kung naman ang inyong hihilingin. Asya, kung meron kang materials na ganito at naniniwala ka, harap na sa may silangan. Mag-wish ng mula sa inyo pong puso, temtim na panalangin. Ang pag-wish ay walang gamit na sana. Halimbawa ay ganito. Sa pamamagitan ng pampaswerteng ito, bukod sa aking sipag at tiyaga at pananalig sa mahal na Panginoon, ay makakamit ko lahat ang mga pangarap ko sa aking buhay. At siksikliglig at aapaw at napakaraming biyaya ang dadaloy mula nang matapos ko itong gawin. Ganun po mga bossing. Magkakaroon ako ng negosyo na dito na ako yayaman, magkakaroon ako ng bahay na matagal ko ng pinapangarap, maliligtas ako at aking buong pamilya sa anumang kapamakan. O kung kayo may karamdaman, i-wish nyo na gagaling na ako sa aking karamdaman, kailanman hindi na ako magkakaroon ng karamdaman at magkakaroon ako ng napakahabang buhay. Ganun po ang pag-wish mga bossing. Bahala na po kayong i-wish pa mga bagay-bagay na ninanais po ninyo, maging ang mga buong pamilya po ninyo. Kung sino po yung nais ninyong i-wish yan, ay siya, i-wish nyo na po ng todo-todo. At pagtapos nyo po mag-wish, ilagay nyo po ito mga bossing ko sa isang pouch, or kaya magtahi kayo ng unton, or kaya po mga bossing ko ilagay sa isang baso, ilagay sa isang platito, ibilad sa sinag ng araw hanggang alas 8 ng umaga, makalipas alas 8 ng umaga, ilagay sa ilalim ng inyong higaan, pwede rin naman sa center table, pwede rin naman sa pagkain ng kusang kanakain, pwede rin ito sa altar, pwede rin dalhin kahit saan kayo magtungo. Ngayon po mga bossing, kung kayo po'y naniniwala at naisyo po itong gawin, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo na po ito. At kapag ang ating asin ay natunaw, itapon nyo lamang po ito mga bossing at paltan muli ng panibago. Ang ibig sabihin po niyan, marami siyang mga nahigop na negatibong enerhiya, kaya huwag kang malungkot. At ibig sabihin niyan, suswertihin ka na, naalis na mga kamalasan ninyo. Gawin nyo po ito makailang ulit hanggat kayo po ay hindi na natutunawan ng asin. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniwala at naisyo po itong gawin, asya mga bossing, good luck po sa inyo po lahat.